yung NBA journey ni Kai Soto ngayon parang spaghetti song. Tataas, bababa, tataas ulit at bababa na naman. Pero merong isang forgotten art, isang go-to move na time-proven to be effective na kung idagdag ni Kai Soto sa kanyang arsenal, it might just become his steady ticket to the NBA. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ng ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Wala nang etos, Skyhook yung tinutukoy ko. Made famous by the second all-time scorer sa NBA, Kareem Abdul-Jabbar, was one of the most efficient and effective move noong 70s and 80s. Palaisipan pa rin ngayon kung bakit wala nang gumagamit o nag-adapt man lang nito in today's game. O sige, hayaan na natin ang mga reasons na mahirap i-master, evolving style of play, and etc. etc. Imbes, here's why it is an effective move, especially for someone like Kai Soto na 7'3", mahaba wingspan, athletic, may smooth shooting touch less than 15 feet from the basket, excellent footwork despite the lack of strength in the post. Ima-maximize nito ang physical advantage ni Kai with his athleticism, height, and length. Yung release point ng bola would be so high with his body protecting the ball, it would be impossible to block. Sa history, bilang lang yung nakasupalpal talaga sa skyhook ni Kareem. Then, ang pinakamahalaga, pangontra, pang-counter to ni Kai sa kanyang strength weakness. It will protect his body and his offense. Let's say, nasa poste si Kai, hirap patrasin ang bantay. Being in that area, di na niya kailangang ilapit ang bola sa ring. Sapat nang nasa shaded area siya to maneuver the skyhook. Parang short jumper lang. It also helps na he can finish with either hands. So, plus his excellent footwork and face-up game, marami siyang post moves that doesn't require strength but finesse na mamama ni Obra. Like a dream shake into a skyhook, which paborito ni Jokic ngayon. O siya, medyo OA nga tayo sa sinabi nating magiging steady ticket ito sa NBA. Pero it makes sense pa rin. Adding a skyhook to his arsenal would mean na may counter na siya sa lack of strength niya offensively, which is isa sa mga concern ng mga scouts. There would be one less thing to worry. Kahit walang NBA, makakatulong pa rin ng malaki ang skyhook sa overall game ni Soto. Oo, mahirap i-master, pero wala namang di nakukuha sa practice. Si Wembanyama nga, ini-ensayo na ito to address the same concerns as Kai. Kaya kayo mga idol, oras na bang magdagdag na si Kai ng skyhook sa kanyang arsenal? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.